Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to. Alright, isang mainit na hapon mga kaibigan. Ako, grabe yung ating ano ngayon? Ang ating klima, may bagyo. Pero super init. Grabe. Tignan natin, dapat tayo mag-ingat mga kaibigan upang hindi tayo mauhaw ng husto. At siyempre, welcome sa inyong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network. DXXX sa Buanga City, alas 5 po lamang buong bati sa ating lahat. Hi, hello, howdy, howdy. Mayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Niyan na buntan sa adong tulumanon. Kadadlo ginigigigan lunay sa Santo de Biernes. Alas dos ang unto de las tres. So, buhang yung may kaninyong tanan mga kaigsunan. Nga paminalugod mo. Kailahan kayong mga balitang atong ikasoy sa inyo kada muabon ining takna sa kahapunon mga kaigsunan. Mga kaigsunan sa makabibihag ng kahapunon. Kadaghang mga balita nga atong madungog atong masayran pinagi ni atong tulumanon. Og nanginaod lang gyamon kami nga naalang gyamon to sa mayong panghuna-huna, sa mayong pangisip, sa mayong panglawas. Og ampingan ginato kanunay kining atong lawas mga igsunan. Kay lagi madaod gani ni, mawaga ni sa mayong panghuna-huna, mawaga ni sa mayong pangisip. Og mawabo ni sa mayong lawas. Ay kita boy magsakripisyo mga kaigsunan. O gasa mo karoon naman mo sa Dublin, sa baybayon, sa bukid, sa balay, sa bisina, sa inyong mga salakyan. Ay kini si Abdul di sa mayon nga maying hapon o dayon sa atong tulumanon. Alright, again, salamat brother. Sa Sambuanga City, muy buenas estados mga vecinos. Welcome na di ato na programa. Bienvenidos na Radyo Mindanao. Ora kita mang kwento acerca del diferente mga noticias, opinion y otro pa. Y también allí también Lamitan y Isabela na Basilan Province. Muy buenas tardes. Ay bien caliente ahora mga vecinos. El día ton temperatura 38 centigrado. At siyempre sa Sambuanga sa Bugay, Sambuanga del Sur ug Sambuanga del Norte. Ayong adlaw sa tanan, mga igsuon. At siyempre sa pagkadian, ay kinik sa atin ng Kismet Cable. Good afternoon sa inyo lahat dyan sa Kismet Cable. Napakadami ng mga pangalan na tinex din. Hindi natin mabasa lahat sa buong Kismet family na lang. Good afternoon. At siyempre sa Danda family, kila Sir Joseph Danda. Dyan sa Kabasalan, mga Timway Danda. At sa lahat ng mga Subanen. Dyan sa Sambuanga del Sur o Sambuanga del Norte, Sambuanga sa Bugay. Na talagang umaayaw sa mining dyan sa kanilang ancestral domain. Yung mga umaayaw sa mining operations ng TVI. Isumbong nyo kay Pangulong Duterte. At sinabi ni Duterte na talagang dadating ang time na patitigil niya lahat yan. Nasa yung balita mga kaibigan, mababasa ninyo sa ating media partner. Ang Mindanao Examiner Regional Newspaper sa kanilang website ngayon, binabasa natin. Nakalagay dito, Duterte suspects conspiracy led to Gina Lopez removal. Etong si Gina Lopez mga kaibigan, ito yung dating DNR Secretary. At sa sobrang dami ng mga mining companies na kanyang ipinasara at sinuspinde, aba, pinagkaisahan siya. Humakot ng mga kaalyado, itong mga minero, itong mga mining companies dyan sa Kongreso at sa Senado. Kaya ayun, hindi siya na-aprubahan ng Commission on Appointment. Okay lang yan, pero mismong Pangulong Duterte ang
ang titira sa inyong mga mining companies na sumisira sa ating kalikasan. Lalo-lalo na dyan sa Siokon, wala nang natira dyan. Wasak na bundok dyan, napatag na. Dahil sa operations ng TVI, Resource Development Philippines Incorporated. At ganoon din, tatapos na yung kanilang gold mining dyan. Lumipat naman sila dyan sa Bayog. Nakupo! Sa Balabag. Kaya yung mga subanan dyan talagang ayaw na ayaw sa mining dahil nakakasira yan ang kalikasan. Ganun din ang nangyayari mga kaibigan sa Tawi-Tawi sa Tumbagaan Island sa Panglima Sugala sa Langguyan yan. Nickel mining, napatag na yung mga bundok-bundok dyan. Tignan nyo, hanapin nyo sa litrato yung mining in Tawi-Tawi. I-search nyo sa Google, then punta kayo sa images. Makikita nyo yung destructions ng ating kalikasan dyan sa Tawi-Tawi. Mismong lupa, yung pulang lupa ang kinukuha ng mga minero. Yung nickel. At sinasakay ito sa malalaking mga barko. Saan kayo papunta yan? Ang chismes, papuntang China. Lupa ang hinahakot. Ako po. Kaya ngayon yung Tumbagaan Island at ibang ibang isla dyan, yung Panglima Sugala, Langguyan, para na siyang para na siyang surface ng Mars, ng planetang Mars, ganun. Talagang kaawa-awa ang kalikasan sa mga minero. At siyempre sa Central Mindanao, nako, patuloy ang sagupaan mga kaibigan. Kaninang umaga lamang alas 3 ng madaling araw, nagsimula na naman ang opensiba ng ating militar laban sa Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Matindi ang bakbakan. Yan din ang banner story nung ating media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper, nakalagay dito, Fighting Flare Up in Mindanao. Security tight, troops hand down ISIS-inspired BIFF militants. Tapos yung kanilang headline, ayan ang kanilang banner story. Ang headline naman nila sa front page is Peace Talks with Rebels Doomed. Nako. Nagbabangayan to si Pangulong Duterte at si Joe Masison, yung founder ng Communist Party of the Philippines. Sa kabila ng magugulong pangyayari, meron silang isang headline story, Discovering Sulu Village, Pearl of the Sulu Sea. Galing yan sa Autonomous Region and Muslim Mindanao Bureau of Public Information. At sa iba pang front page story, Duterte runs anew against church leaders. What's new? Sabi nga ni Duterte, stupid God. Ngayon, kinikwesto naman niya yung kalangitan, yung kaharian sa itaas at ang impyerno. Sabi niya, my God has no heaven or hell. Do you think God is stupid to create hell? Itong si Pangulong Duterte, mga kaibigan, isang atheist. Ibig sabihin niya, hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi nga niya, sa dinami-dami ng mga planeta at star system sa buong kalawakan, naniniwala pa ba kayo sa Diyos? At siyempre, sa yung ating paboritong columnist ng Mindanao Examiner Regional Newspaper, si Mr. Jun Ledesma. Ang kanyang opinion ngayon ay Leaving the Church and Revisiting Boracay. Itong Boracay, puro na lang Boracay yung DNR. Pumunta kayo dyan sa Bayog, sa Zamboanga del Sur. Tignan nyo. Yung ginagawa ng TVI, pumunta kayo dyan sa Siokon. Tignan nyo, iniwan ng TVI. Punta kayo sa Tawi-Tawi. Tignan nyo yung ginagawa ng mga minero doon. My goodness. Puro kay Boracay, Boracay, Boracay. Boracay. So yan mga kaibigan, ang headlines and banner story ng ating media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Oy, ito pa sa kanilang inside story. Sinulat ni Mr. Al Francis Salinas sa Sulu. New Sulu teachers take oath, praise governor for assistance. Wow. Marami kayong mabasa dito mga kaibigan. Kung hindi kayo makabili, wala kayong time na lumabas. At kung meron kayong cellphone, may access kayo sa internet, sa inyong mobile data,
Okay niya sa inyong mga bahay at tanggapan, opisina. Maaari kayo magpunta. Mag-log on kayo sa mindanaoexaminer.com. At mababasa niyo iba't ibang story dyan mga kaibigan. Pati na rin yung digital copy nitong pahayagan. Mindanao Examiner Regional Newspaper. Alam mga kaigsunan, pamalit mo. Ha? Pamalit mo po ang atong talaan lagi kay Marator na siya. Kaya Mindanao Examiner, dispenser na siya. Dagan kay mga balita atong masayaran, atong mabasa. Pagumikan niining mga panghitabo. Din his tua, panghitabong usahay, kining murag ka na bang malain ta o kumagunang ganahan po ta lagi nahantang muna-unahan daghan kaya tang muna-unahan nga inaana din ang pamaging sunguban madod pa sa tao nga lagi nga murag kining laging pagmimina ba wala na in down kining usahay nga pagundangan ang ginahimo sa mga minero ba ha? O lagi kay ang riyan na nagkaroon pong sekretaryo diyan nga muragang ilang kag-concentrate karoon po sa Boracay wapon sila nag-concentrate niining mga mining diya sa Tawi-Tawi din his tua mga kagsyan din his del Norte nasa pa yung mga mining diya del Sur Dabaw mga kagsyanan ha lagi mau ka naman doon, di ba? O mau laging si wala man makapasa rin taon si Secretary Unta Gina Lopez sa DNR mga kagsunan lagi kay matod pa galing atong ating umano story ba, chismis ba mga kagsunan nga na ay mga kining tagiya sa mga kumpanya ni Anang minera ng mga mining company mga kaigsunan nga miduol sa mga congressman or sa mga diha si anang commission on the appointment kay lagi di sila ginahan ni Gina Ma'am Gina Lopez kay mawa ang ilang panginabuhi na so muna nga wala yung taon makapasa wala yung taon mahimong sekretary sa DNR kini si Ma'am Gina Lopez karad kita mantani ano mo istorya gani na nani nga maluoy mo yung taon nga ang ating ang atong kalibutan ang atong mga bukid ungas na sa maning ungas mo na sa tausog ba kalbo na ha kalbo na mga kaigsunan, maong lagi ng uban mga tagiya ni anang mga mining. Midool, siyempre. Midool sa mga dihang mapili sa mga kinilaging kinsay mga himo nilang secretary sa DNR. Nagkaroon kay pagpungko ni DNR secretary kinilagin si Simato Sir Roy Simato na imunato ng general sa una dihana ng South Company sa una ang diha pa minukuyo-kuyo ganang mga kagsunan so mura mag wala gaayo pagtagal ba sige lang gihapon ga-operate niya ng mga mina o pasagdan na in down, wana, magkalbo na jod ang atong kining bukid. Wala may income maayo diha, pila reshare sa atong kagamhanan na gamay raman. Ang mudato diha, kanang tagiya. O niya, katong mga katrabaho diha, pastilan, tanghang kayo, nangahugno, mga tunnel, nangamatay, mga gusto na gamay ra in town, ang ilang kining unsani gamay lang intaw ng ilang sahod ng ilang sulo nabay na dato diha ang trabaho niya nang minahan ang mudato diha kanang mga tag-iya
So, walang nasukunan nga itong presidente mga kaigsunan, sa tanda idigong. Ayon ko yung siyang naaray Ibrahim nga ipahunong na doon na mga operasyon ni Anang Minhan Binahan diri sa Pilipinas. Tanawa ng diha sa Tawi-Tawi mga kaigsunan. Kalbo na kayo. Kalbo na, wala na mutubo ng kahoy diya. Kaya yun saman, kadaadlaw na nila hakuto ng mga, diya sa Tawi-Tawi, tumbagaan na. Kadaadlaw na nga hakuto na nilang mga kining yuta diya. Ug ambo ta sa Canada, lo nilang yuta. Di umano, madupas sa mga tao na ito, diha sa China daw. Kaya yung China, karoon, dahil mga tao, ginahalan po sila lagi kanang isla wabat ang masayod bias gibutang na diha kanang dool de destua ngayon lang diangkon mga kaisunan kanang yuta. So mo kanang mga panghitabo ba lagi huwag madala ganit sa kwarta dala dahil sa kwarta bisa pang kanang tawhana girekomendas sa atong maayong mga tao nga kini maayon ni palas niling si Ma'am Gina Lopez nga makalikas. Makalikasan kining yang gina follow up ang yang ginahimo mga kaigsunan apan lagi wa makapasa sa Commission on the Appointment. Kaya nga no, na ay mga tao nga medool sa mga gadala ni Anang Commission on Appointment. Wala, ay naong nakapasa. So, asa man siya karoon. Ang gipuli noon si Secretary Roy Simato. Pero, inanala na si Roy Simato, hilom-hilom na na. Gawala na nag-order sa adong presidente. Naana siya yung mga agenda, naana siya yung mga plano nga naaray panahon nga mulihok na sila. Nagbabana-bana na ganing adong presidente nga ipasara, ipasirado na ng tanang mga operasyon niya ng mga minahan mga kaigsunan. Ha? Ang resulta na, pag ipasara na nimo, mukuha na po, mureglamo na po mga NPA. Masulub po ng mga NPA, New People's Army, kay wala naman sila yung mapangayuan. Diba? Wala nang sila yung mapangayuan o delegane sila, delegane mo hatag sila ha. Ilan ang pangsunugo ng mga heavy equipment nila. Mga gamit na nila mga kaigsunan. So, masulubo na sila. O isa pa na nga dilisugot nga paudango na nang ang operasyon ni Anang Binahan. Labi na yung mga NPA, mga kaigsunan. Ang galago diha, ang mga kitantanan, ang mga lulum-lulum-lupyo, ilabi na jod, kining mga subanon na itong mga parente, mga igso na itong subanon nga parente ni Adan, na nga sa una pa hundred crown, parente lang gyapon na sila ni Adan mga kaigsunan, maunaw-inaon nga na laot, kaya ang ilang mga kabukiran, ang ilang mga sa amanggo na ining mga uban nga buhata kukorta, unaw dili sugot, hulga-hulgaon ka, nga sige, o di ganin mo sugod, pamahawa mo na, ilogo na mo na, o sige, hantod nga naanay sampulan nila, naanay mga musugo na sila mga armadong grupo diha, nga hulga-hulgao ng mga sumanon diha sa bukid, o mga tagiyan niya ng mga yuta diha, so, kung saan mo man ang imong kwan, sige na lang, kay may apas man ta sa atong kinabuhi mga kagsunan, o di ilay po ta sugod, napila ragod, gamay ragang taon, ayan sila, ang mga tagiya na maoy mudato. Now, sa lain pang mga isgot-isgot mga kaigsunan, naamay mo abot nga typhoon. Kusog mo na siya mga kaigsunan, pero madod pa sa pag-asa nga dili kani mo landfall sa Pilipinas, murag mo taluwas rin siya. Apan lagi ang may pakusog niya. I mean, nagpakusog kini sa ingon lang habagat lagi. Og mga manaka na kayo na ay pag-ulan, usahay, kadagamtamtag og hangin. Pero na ay mga gasubo niya ng kining bagyo kay lagi.
ulan-ulan, naay magbaha, naay maging landslide, na po yung mga mag-uumang malipay pod. Bagyo gani, mag-ulan gani, o magbagyo, maghangin, malipay pong uban. O, kini mga nagtanong mag-agar-agar, malipay mo na sila. Kay labyog-labyog man, ang ilang agar-agar, ang mga hugaw, madang-dang mga kagsunan, gumikan lagi sa naibawod nga kamayong bawod, labyog-labyog na ang ilang pananom nga agar-agar, matang-tang itong mga hugaw. So, basko ginoon, hinlo ginoon ang ilang agar-agar. Murag mahal-mahal ang tingaling agar-agar, 30 piso ang tingaling sa kilo, ana. Kanang kineng tuyo. O gang basa tingali, abot 5-5 piso ba o 6 piso ba ang basa. Pero katong mga mala, o mahal-mahal to, 30 pesos magagsunan. Apan lagi, kinig laging lubi. Magsalubon po ng mga tagiya ni aning mga kalubihan o magbagyo gani na ay mga kalubihan nga matumba o barato pa jud. Dalon is punukado, bilag dalon is budega. Barato, kayo nilang pamalit. Ang presyo ni ining atong mga lubih dito ganin sumuha mga kagsunan in town. Pilara ko itriga dito sa bodega, naapay mga utas bodega dito makaimpas na ini kay ang sa kilo pila ganito dyan ni tag 16 o 12 ba 16 diba o nang utang ni mo mga pilara ko income sa imong kalubihan pananglit magkakuha kag mga 10 mil ka mga kabuok ng lubih. Pila rago na. Mga kagsunan, with the price, with the amount of kining presyo nga tag 16 lang o 12 ba? 12 ba o 16? Barato kayo mga kagsunan. Amot nga nung kahang unta nga itong gobyerno, pasag ka nung tanilag dagong presyo kining mga lubi, kining humay o kining mga goma ba? Then, nagantos kayo ang mga mag-uma. O niya, naampay yung mga bagyong mga upot, matumba ng mga kahoy, matumba ng mga kalubian. Niya. Barato pa kayo po ng presyo sa mga lubi, sa mga kinsa niya, sa mga goma o mga prutas na doon, mga kaigsunan. So, watay mahimo ani. So, sige lang, madod pa nilang antos lang kay lagi inanay mo na. Og inanay mo na yung mga atong panghitabo karon. Gubigan na yun taas ang presyo sa mga bilihon, sa mga paliton na ito. Matod palagi nila, gumikan na yung train law. Og kini mga pagsaka sa mga presyo ni anang atong gasolina. Sila mong saka ganyan yung gasolina. Usahay, dako-dakong presyo. Una, usahay, mo ubos po na yung presyo, pero gamay ra. Tingaling, usaka bola na na, mga kaduha, tulo, masaka ang presyo sa gasolina. Una, kas arapod mo ubos. Astila, mga kaisunan. So, dinhe, ang imong makita nga ang usaga daw nga gentleman, matibay na ay unsa ni na ay kahadlok sa Ginoo. Kabayan lagi sa Ginoo ang mga kisunan. Kinilagay nga itong presidente. No? Sa makaanis siya? Mandod pa sa atong ang command, ATS. Nga wala ba'y Ginoo? Lahat yan ang iyang Ginoo? Kay mandod pa niya nga wala man daw ang iyang Ginoo. Lahi. Ang iyang Ginoo na ay walay unsa ni walay langit walay impyerno. Lagi unsa makaanis siya now unta nga kita nakasabot na ta mga kaigsunan how di na lang ta mo react ana di na lang ta mag-react kay lagi kita na aman ta Ginoo. Diba, nasayo man ta, nga na ay Ginoo, kinse naghimos kalibutan,
kinsay naghimo sa tanang butang din his kalibutan o ang kalibutan. Nasayaw naman tayo kasi gahimo. Yan na, hey, comes nga na ayaw sa katao may mga dili. Wala na gahimo, basta natural lang na siya na ana. May gawas lang na siya. Yan na, pero kahibolo na ta. Kineng tanang butang din his kalibutan, hanto ng kalibutan, ang universe, ang tanan din his... Itong mga wa na ito, makita o makita na ito. Ang Ginoo ang naghihimo, anak. Diba? O, kita, tanong basahan nyo sa inyong Biblia. Ako po, nagibasa po ko sa among Koran, mga kaigsunan. O, dili na may mag-issue. O, ganyan mo na ito ng issue. Hangtod ka, kanusa. Di na magkasinabot, mga kaigsunan. So, ilahi na ito ang relihon. Ilahi po na ito ang kineng, unsan eh, state. Kanang atong gobyerno, kaya atong gobyerno, lahi po ng ilang pagtuo, lahi po ng nani, basta kita, mutuo na, kanang ay Ginoo. Para magkasinabod na ba? Sige, lago na atong presidente, inaanam mo na. Nga di man po na siya magdugay, pila ka tuig, humana po yung termino, kung kita kay wamantay kuan, wamantay unsan eh, wala tayo ranggo. Nagpuyo naman tayo dihan ay kinara naman tayo nga, mangingisda man tayo, mag-uuma o gal-trabaho tayo sa opisina, asa ba? O, ano lang, di ba? Ganang, unsan eh, nga, sagdan na sila. Antun nga, magkasinapo doon ng tanan, mata kita, nga, matod ba nila na tayo Ginoo. Sagdan lang natin presidente, nasa magkikining respetaron lang natin na siya. Nga mayroon siya nga ang imong Ginoo, stupido, ang akong Ginoo, bayo. Oh, sige lang, God. May problema na. Ano mag-react man ta? Di ba? Oh, basta sayo na ta. Nanatay Ginoo, ang atong Ginoo, bayo. Diyan, gahimo sa tanan, na ay langit, na ay impyerno. O katong mga dili mo to. Ambot lang. Impyerno. Na. Bitaw. Murag magkahuna-una na murag lilimay, makataki na tabi siya kuhan. Pero, nga na lang na, nga dita hinoon nga masuko. Kaya, masuko hinoon ta, na, kining mawala ta sa sirkulasyon, mawala ta sa kining kamot sa atong Ginoo. Asa man ta, sige tag kasuko, masuko ta aning gamay ang problema. Mag-requestion ta na, pagdebatehan unya ang uban niya magpatyanay na di mawala na ta mudaog diha ang kuan mudaog diha si Satanas, si demonyo. Oy demonyo, asa man ka? Satanas. Pastila ni Satanas, no, power pong Satanas. Ano ba nila kasi magahimo ni Satanas ang Ginoo. Di ba ko nara Satanas patyo na nas Ginoo, di ba? Wala nang tayo, nusayaw naman tayo, kinsa may mo patay ni Satanas, Ginoo man. Diba? So, mamatay na silang tanan. Okay, so mga kaigsunan, mabalik ang atong tulumanon, mahuman niining mga pahinomdom. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 992-5480. Marami pong salamat! Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DXXX Zamboanga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang takna natin mga kaigsunan, alas 2:30. Bilis ng oras, brother. Konting daldal lang, kalahating oras na. Ay, binabati natin sa Zamboanga City, itong LM Metro Hotel. Aba, nagbukas na sila mamayang gabi, ang grand opening.
anang kanilang LM Metro Hotel Restaurant and Jazz Bar. Wow, talaga namang meron ng tourist attraction ang Barangay Tetuan dyan sa Sambuanga. At magandang balita yan, kauna-unahan jazz bar yata yan sa buong Sambuanga. Dyan yan mga kabigan sa Don Toribio Street, malapit lamang sa Falcatan, ang LM Metro Hotel Restaurant and Jazz Bar. Ang pangalan ng kanilang restaurant, 13 Spices. Ay, napakasarap itong mga pagkain dyan. At very affordable kung i-compare nyo sa mga ibang restaurant. At saka ang kagandahan sa LM Metro Hotel sa kanilang 13 Spices Restaurant and Jazz Bar, napaka-cozy ng lugar. Para siyang mayahan tulad mo siya mga kaibigan, parang sa isang fine dining restaurant. At puro jazz ang jazz ang tinutugtog live. Napakaganda. Kaya congratulations sa LM Metro Hotel. At syempre sa manager nila si Mr. Alain Louis. At bukod sa kanilang 13 Spices Restaurant and Jazz Bar, aba meron din silang malaking, napakalaking swimming pool, Olympic size. Malaki, Olympic size. Meron din silang kiddie pool. At saka meron din silang coffee shop, yung third cup. Siyempre, hindi naman kasi sa atin yung first cup ng kape, second cup ng kape, kaya may third cup pa sila. Meron din silang gym, yung Sky Gym. Ang namamahala din dyan si Mr. Migs Alano. Kaya kung gusto nyong magpapayat, mag-gym na kayo, mag-workout kayo, meron silang CrossFit training dyan. Maaari kayo mag-enroll sa Sky Gym sa LM Metro Hotel. Dyan lamang yan sa Don Toribio Street, malapit sa Falcatan. At doon naman sa mga nais magbakasyon o pumunta sa Sambuanga, dito na kayo sa LM Metro Hotel. Napakasarap ng kanilang mga pagkain, napakaganda ng servisyo, masipag, malinis, yan ang importante. Daghang kong mga kababayan nga usahay, paway-huway niya. Diha sa Sulu, Tawi-Tawi, diha na sa LM mga kagsunan. O kasa naman ko kaadto dito, katibitong nag-Christmas party ang Imedia. Dito me. Saan? Diyan sa LM. Okay. Katong miaging, duha katuig na miage. Ay, katong last Christmas party, wala mang, wala gi-invite? Wala sila, no. Katong, lagi, katong before nga, may ato ko dere, nag-Christmas party me dito. That's good, eh? Mayo. Murag, mayo ang kwan. Murag, wala pa itong mahuman itong mga, katong yung giingon ni mga kanina, katong 13 Spicy sa itong restaurant. 13 Spices Restaurant and Jazz Bar. Wala pa ito. Mm-hmm. Kaya murag, sige pa silang gahimog, mga building diha. Kwan. So, karo na, lami. No? Gwapo, lami ang tingali na, lami pa yung paginaw, no? Pero mga kaigsunan, gusto mo nung dati mo doon dito, pero wala mo yung kwarta, alam mo utang ta. Kining, First Standard Finance Corporation. O gusto ganit itong mamalit, o mga unsan eh, mga salakyan, mag-imutag negosyo, o katong mga gusto mga abroad nga, kining walay sapi, walay kagasto, o gusto mo mga mapalit, o mga balay, mag-repair sa inyong mga balay, mangutang na ito mga kaigsunan, dulong dahil din ang kineng First Standard Finance Corporation. Nialan na sila sa Perlan Building, Mayor Batalan Wagan Avenue, Sambuanga City. So, tanan, nag-offer na silang matod ba sa English mga kaigsunan, all types of loans. Napakabilis po ang pagproseso ng kanilang mga dokumento. At napakabilis din ang pag-release ng inyong money. So ano pang hinihintay po ninyo? Tumawag na diyan sa lungsod ng Sambuanga City at sila po ay natutuwa na tutulong sa inyo. Kinilalang telepon number mga kisunan 992
5480. Kung ang ilang mobile phone, 0995-520-23587. O kaya ay tumawag din o mag-text din sa 0947-482-3453. Hala, mawag ka na mag-eksunan ang First Standard Finance Corporation. O dagi. Kina itong mga kwan, gusto ganit namin, kung ganit gusto talaga mamalit o sasakyan, mga kaigsunan, na di ay kining Fortuner G, 690,000 pesos kining mga kaigsunan. Pamalit na mo, tawag lang sa ilang numero. Gusto niyo makita kining atong gina-mention nga Fortuner G, 690,000, palawag lang mo. O mag-text ka mo, kining ilang numero, 0995-520-23-58. Niya, paghihapong baligyan mga magsuna, Montero kini. Pastilan, bago ni Montero, no? Ang ganina, Fortuner, 690,000. Unya na pa di baligya, Rusk kini mga magsunan. Montero kini, GLS, SE, 750,000. Na, siya may naikwarta diha. Mungin ko na ito nga, mangutang lang kita dito sa First Standard Finance Corporation. Dali na kayo, panahangli, makautang ito, mag-imutag karun. Pagka umana dayon, na, makapalit din itong ining atong gino ng Montero, 790,000. Tawag lang mo, text lang mo, huwag aron matantya ninyo, aron magkita ninyo, mabisita ninyo, kining atong ginaingon ng Montero. Para kung ako nakakita na ko ani mga kagsunan, nindot pa kayo, hamis pa kayo, mamords pa, matod, o gaabot ang ibutang na sa holin, mamords kayo mga kagsunan. Mo lang gihapon, tawag lang gihapon, ang ilang numero, pag-text mo niya, 0995-520-2358. Niya pa niyo baligya? Pastil lang, dahil yung baligya, no? Usag Suzuki Swift. 450,000 kini mga kaigsunan. Nindot bag-o lang gihapon kini. Tawa lang gihapon ka mo. 0995-520-2358. Ang akong igsuon niya nga diya sa Basilan mga kaigsunan, si Lieutenant Oyeg. Huwag na kay unsan eh. Huwag na kay kwarta-kwarta pa diya Sir Oyeg. Balid kag Suzuki Swift. Palid na, kaya 450,000 lang kini. O kining Montero pod, 750,000. O kining Fortuner G, 690,000. So mo ka na, ang mga atong negosyo ba? Nga skin sa mga katong mga kanoboard, ay mga money-money diha. Ala, pamalit na mo mga kaigsunan. Aron nga kay usahay lagi. Murag ka ng makita gani na ito ni no. Mahibog yun takay bago lagi siya. Kondisyon ng makina ni ini. Tawag ilan nung no, atong number nga atong gi gi sana atong gi-announce karon lang yun mga kaigsunan. So salamat bang gihapong mga balida na ito, asamantong ingon ni wala may advice diri o healthy tips ni Dr. Willie Ong mga kaigsunan bahin ining mga ikaayo sa atong kalawasan ba? Ikaayo sa atong kalawasan. Tinilagyapon sa atong kining Mindanao Examiner the regional newspaper din saya sulod nining ilang talaan mga kaigsunan page 4 si Duterte misign og kining blood kining ingon sila national feeding program sa una sumuha katong eskwela patag elementary mga kaigsunan no na ito'y mga gatas ipanghatag sumuha. And that was 1960. 1966 man tingali do.
Ah, tibuwa na gud ano. Di aming eskwela sa payo mga kagsunan. Hala, dahay panghandag ang among mga teacher sa unang kaning gantas lagi, lambi kayo yun, no? Muna, muna mo nagpulburon. Hinlo kayo o mauto nga himsog kayo mga kaigsunan. Ang mga banta sa una kay lagi na ay mga panghatang nga gikan sa atong kagamhanan. So si Duterte ang atong presidente, may sign ganis sa usa ka kining batas nga ingon sila nga kinilaging national feeding program para sa mga lagi, mga wangkig, mga niwang, mga malnourished undernourished Filipino children sa tanang mga public schools. Namadod pa nagipirmahan na kinima kaisunan, ingon silang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino. Republic Act 11037 itong miaging June 29 mga kaigsunan, aron nga problema sa atong mga kabatanunan, sa atong mga bata mga kaigsunan, sa atong mga anak katong bitong ingunta silang undernourished, wangkig, niwang, pero abtik, undernutrition. Kay lagi ang mga Pilipino usahay, dahang mga Pilipino karon nga medyo dili maayo ang ilang mga panglawas, labi na gyud kini mga bata. Kay balo pa nang sa unang inunggan itong mga bata nga niwang, batang Negros. Diba kato sa unang sa Negros na ay daghang kayong mga na ay mga kalamidad nga may dap dito sila mga kagsunan hanto dito mga kabatanunan na dito dito niwang. Na mauna o asam na mga kagsunan diyan yan ang mga daycare centers katong mga kindergarten o mga elementary schools. Sumo ka na mga kaigsunan ang kineng bagong balaon nato nga sabagay dugay na siya pero gipirmahan na sa atong presidente yung mga national mga bata na kanabitong minorities. So ano to, national in scope. Yes. Pero daan naman to sa una. Ang problema, ang problema diyan, brother, ang problema mga kaibigan sa National Feeding Program, yung mga malalayong paaralan. Kasi siyempre, alam ka naman, kunyari nasa San Ramon ka, yung paaralan mo, pupunta ka sa DepEd, 'di ba? Pamasahin 'yan. Especially mga nasa probinsya, nasa mga malalayong munisipyo. Yung kami noon eh, malayo sa Kabihasnan, barangay pa yung payo. Kabataan pa namin yung 1960s. Manda pa kami. Marami kami natatanggap, mag-grade 4 pa ako noon, marami kami natatanggap na pagkain mula sa ating gobyerno. Donasyon. Gatas. Ah, talaga? Meron noon, ewan ko, parang ngayon, parang wala na yata eh. Okay. May tatak na US of A. Hindi naman napupunta yun sa mga bahay-bahay ng mga guro. Siyempre, kasali na yun. Oy, oy. Huwag mag-awal na. Eh, kasi ko. Bawal yan. kawawa dito yung mga teachers eh. Kasi sa sobrang tagal, bagal ng pag-release ng pondo, eh, yung mismong mga guro ang nagpapakain. Sarili nilang gastos. Mabuti sana kung palaging meron nagdo-donate. 'Di ba? Eh kung may nagdo-donasyon sana, eh, walang problema 'yan. Malaking tulong 'yan. Kaya lang eh usually galing talaga sa bulsa ng ating mga guro. Kano lang naman ang sahod niyan. Oh, napakaliit. Kaya karamihan ng mga guro diyan may mga 5, 6, 10, 11 pa 'yan. Kaya nga mga iba nagbebenta na lang ng mga chichirya sa loob ng kwarto. Yan. Maraming ganyan, nagsasideline, nagbebenta ng kung ano-ano sa kapwa nila teachers. Nag-aaral ako dyan sa buwang ganun, dyan sa elementary, dyan sa ano, nagbebenta ng mga puto, ice candy.
Talaga. Oo nga. Tapos, kailangan kumita. Walang labasan, ha? Hindi ka lalago. Wala kang dalang pera. Hindi ka makamirinda. Doon ka lang sa labas. Doon ka lang sa loob, eh. Oh, kailangan talaga kumita. Mag-isip. Kumita. Paano ka makakaraos, eh. Kaya, tinuod na. Lalo na ngayon. Napakahirap na ng buhay ngayon, mga kaibigan, dahil sa train law. Ah, ng Pangulong Duterte. At yung mga rara boys naman ng pamahalaan na nagtatanggol kay Pangulong Duterte. Ano yung rara? Yung tagapagtanggol. Yung sigaw na sigaw. mga sumisip-sip. Malaking tulong daw yung train law sa ating bansa. Eh, hirap na hirap. Gihikos na nga kami mga mahihirap. Ano nakakatulong? Eh, kanina sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol, wag daw sisihin yung train law. Ang dapat daw sisihin, yung pagtaas ng gasolina. Yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Wala bang excise tax yan? Ako, kayo talaga. Ang dami-daming buwis sa gasolina. Presyo ng gasolina kayo, tumataas. Siyempre, tataas pa rin ang mga buwis. Ito mga sekretaryo kasi ng iba't ibang ahensya, maraming pera yan. Ultimo kinakain nila, sinacharge pa nila sa pamahalaan. Kaya, mahiya-hiya naman kayo. Yung nilalamon ninyo ay galing sa buwis ng mamamayan. Yung pinangbabayad ninyo sa gasolina ng inyong magagarang sasakyan, galing sa buwis ng mga mamamayan. Ultimo yung mga botones sa mga polo ninyo, galing sa buwis ng mga mamamayan yan. Wala kayong problema. Nandoon kayo sa mga lamig na kwarto, sa air-conditioned room. Pag uwi ninyo, handa na yung pagkain. May mga alawas pa kayo. Samantalang kaming mga mahihirap, wala kaming makain. Dati hirap na hirap tayo kumain, tatlong beses sang araw. Ngayon, dalawang beses talaga. Sa sobrang mahal ng mga bilihin. Kaya nga, mabili mga noodles. Dagdag tubig. Lagi. Yung sardinas. Oh. Yung sardinas, isang latang sardinas, dinadagdagan namin ng kalahating litro ng tubig, konting asin, konting magic alat. Magic alat, magic sarap. Konting bitchin. Okay na yun, fights na yun. Tapos, miswa. Correct. Yeah, murang miswa. Napay gulay nga kininguha, yung malunggay. Correct, malunggay. Balang araw, pati ang damo, gugulay na rin niya. Oh. Yeah? At yung ating mga magulang, yung ating mga ina, na may mga anak, mga kaibigan, alam nyo ba ang presyo ng gatas? Napakamahal, grabe. Kaya ngayon, ang karamihang gumagamit yan ay Bear Brand. Mahal ang Bear Brand ngayon. Hindi na makabili ng infant milk, yung formula. Bear Brand na lang ang ginagamit nila. Nido, yan, Alaska. Angel, yan na lang. Ito, si Pesos na yung Bear Brand na yung... Maliit, isang... isang baso lang. Ilang grams yan. Diba? So, yung mga... Isang timplahan lang. Yung mga inang ngayon, mga kaibigan, ang ginagamit nila, alam nyo kung ano? Am. Alam mo yung am? Okay. Yung sa sinaing? Yung sabaw ng sinaing? Ayun ang pinapainom sa mga bata. Ultimo nga yun, napakamurang tiki-tiki. Hindi na nga ma-afford ngayon, eh. Kaya yung mga ina na may mga anak, nako, magpasuso na lamang kayo. Batukan ninyo yung mga asawa ninyo, huwag kang tatabi sa akin. Itong gatas na to para sa iyong anak. Di ba? Ganun yan. Kailangan magpasuso yung mga ina. Napaka maganda yung vitamina na kukuha. Vitamins and minerals. Sa natural milk, sa mother's milk. At hindi yung mga kung ano-ano. Kaya nga kung dapat, mga iba, brother, kape. Kape, pinibigay sa mga bata, walang gatas. Yan. Limbol, sinasabi nilang sa amin, limbol. Yung bang tubig lang, mainit, tapos lagyan ng asukar pula, yung segunda, yun lang. Tapos igat lang. Kaya ako nga, hindi ako makabiling kape. Dati, kopi ko binibili ko. Ngayon, tea. Yung Lipton tea. Tinitimpla ko ng 7 beses. Wala nang lasa yun. 7 beses, brother. Halos wala nang kulay. Pero may lasa pa rin siyang tea. Sa ikapitong beses, kailangan nguyain mo na yung tea bag mismo. Parang nganga. Ganun mga kaibigan, na epekto ng train law sa ating mga mahihirap, sa ating mga dukha.
Ay, yung mga nasa nila? Yung mga nasa pamahalaan, yung mga sekretaryo, lalaki ng mga sweldo ng mga yan, ako grabe. Oh, why, hindi nila iniinda yan. Correct. Ay, yung mga mambabatas, lalaki ng mga sweldo niyan. Yung mga mayors, meron mga MOOE yan. May mga intelligence fund yan na napupunta sa mga bulsa nila. Alangan naman yung intelligence fund. Hindi nyo nga maibigay kung saan nyo ginagastos yung intelligence fund. Di ba? Kaya yun ang problema ron eh. Kaya yung COA natin, hirap na hirap. Lagi. Sama naman yung mga kaigsyonan, di ba? Kung ganun, nagkauna-una ganun kong kuhan, namalintang kong kung saan yung mga similya ba? Similya, talong, pechay, kay naakoy, kuhan dito sa likod, sa among balay, murag na iluti-iluti po gamay, lugar-lugar dito. O ito nga, imog garden para magtanong. Vegetable garden, oh, backyard. Yan dapat ang ituro natin. Yun nga, ang mga nga nagtanong-tanong ko dito. Kamote, yung talbos ng kamote. Naku, ilagay mo lang sa sinaing na bigas. Sarap yan. Tapos meron kang bagoong o kaya suka na, naku, sarap. Ginamos despayo, katabit ang turnos, bulabin man tawang nila. At saan, lambiga yun. Iba yung klasik ginamos eh. Ah, okay. Masarap talaga. Sige, ito na nung magtanong mong saging. Ako, gatanong mong saging mga kaisunan. Kaya lagi naray panahon. Nga hasta ang unsan eh, sagbot. Kaunos tao, muna itong kandingan eh. Oo ka. Sa pagkalisod, huwag kamahal sa tanang mga kaisunan. Eh, pero kami naman eh, bawat sweldo eh, nagmamanok naman kami. Wow. Every sweldo mga kaibigan, every time na dadating yung sweldo ko, manok ang aming ulam. Manok, leeg ng manok, ulo ng manok, paa ng manok. Oo, totoo yan. Ang tawag din yung payong Adidas, di ba? Oo, yung Adidas, ay, pinapakuluan, adobo. Ha? Brother, lang tayong oras. Uy! Ang hihingi sila ng 5 minutes eh. Manamilit na may mga kaigsunan. Ugma na po, magkakuyog-kuyog yamon tayo. Kanilang yamon si Alder, mahingon nga pagamting kanunay. Okay, dagan salamat sa iyo ba? Eh, mga kaibigan, yung pagbago sweldo, huwag nyo kalimutan, bumili kayo ng manok. Para masarap ang ulam, paan ng manok, ulo ng manok, di ba? Leeg ng manok, ayan, napakasarap yan. Pero mga kaibigan, wala na kaming oras. Isang pasalamat at natapos lang ating programa. Hanggang sa susunod na bukas, dito lang siyempre mga kaibigan sa Radio Philippines Network sa Radyo Mindanao. DXXX sa Morning City. Alasinto, ay sabing I love you. Ama. Chip-chip.